Magandang gabi po sa lahat ng ating mga kasama dito po sa ating Bible study. Ngayon pong Huwebes ng October 22, 2020. Muli po tayo po ay pinagkalooban ng Panginoong Diyos ng mabuting pagkakataon upang maipagpatuloy po natin itong ating ginagawa na paglilingkod sa ating mga kababayan, hindi lamang po rito sa Pilipinas, kundi sa mga kababayan po natin sa abroad. Ito po ay ang ating ginagawang paghahatid ng mabuting balita sa lahat ng nararating po ng ating pangangaral ng mga salita ng Diyos. Gamit po ang Facebook Live at gayon din po ang YouTube Live. At sa gabi pong ito ng Huwebes, October 22, 2020, ay gusto na po nating maumpisahan ito pong ating ipinaglilingkod sa lahat po ng mga nakakasama po natin sa ating Bible program. Sa kasalukuyan po ngayon ay meron na po rito sa Facebook Live na 24. Kung meron din po sa YouTube Live, ay sabihan po tayo ng ating kasama na si Brother Jacob Santos. Kung available din po ba ang ating Bible program sa YouTube Live. Knox Kenley. Ayan, binabati po natin yung mga kasama ni Knox Kenley. Ayan, salamat po sa inyong pag-subaybay. Kay Edmundo Cabiles, mga regular na po nating mga suki sa ating Bible program. Paki-share lang po natin ang ating Bible program sa ating mga kaibigan, kamag-anak. At pwede rin po nating gamitin po yung watch party para habang tayo po ay nanonood ng ating Bible program, yung lahat ng ating mga kaibigan sa Facebook ay makasabay po sa atin sa ating panonood ng Facebook Live Bible program. Ito po ay regular po nating isinasagawa tuwing Martes at Huwebes ng alas 9 ng gabi hanggang alas 11 ng gabi. At kapag ka naman po Linggo ng alas 10 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali. Yan po ang ating mga schedule ng ating live na Bible program. At meron din po tayong mga replays na isinasagawa. Yan po ay araw-araw, alas 9 ng umaga. Yan po sa ating YouTube channel. At gayon din po sa mga gabi na tayo po ay walang Bible program, Facebook Live, ay yung ating mga replays, yung mga recorded po natin ay doon po natin sinasagawa. Sa ngayon po ay meron ng 31 dito po sa ating Facebook Live. Tolitz Binuya. Yan, magandang gabi. Nebuchadnezzar. Ayan, salamat po ha diyan sa inyong panonood. At ngayong gabi, kagaya po noong request ng ating mga kasama sa ating Bible program, ay meron po tayong healing ministry online na isinasagawa ngayon sa ating dalawang oras na Bible study. Dahil nga po sa kahilingan na rin ng ating mga kaibigan, Brother Willie, kung pwede po yung Bible program, yung mga prayer request po namin tungkol sa
healing tungkol sa kagalingan ng aming mga sakit at karamdaman, kung pwede po ay mabigyan po ninyo ng oras. Dahil nga po sa kasalukuyan po nating sitwasyon, hindi lamang po rito sa Pilipinas, kundi maging sa buong mundo, nandyan pa rin naman po kasi ang COVID-19 at dito nga po sa Pilipinas, nitong mga nakaraang araw, sa balita, nasa 350,000 mahigit na po ang naging positive cases ng COVID-19 dito po sa Pilipinas. At yun naman pong hinihintay nating vaccine or bakuna, meron pong nagsasabi, bago raw po matapos ang taong 2020, mga by December or early January pa po, yung hinihintay po na vaccine, bakuna, para po dyan sa COVID-19. At sa mga panahong ito, ay marami po ang nakakaranas po ng tinatawag na mental depression dahil sa matagal na po yung hindi po nakakalabas ng bahay ang marami, hindi na po nila nagagawa yung kanilang mga nakasanayang gawin. Bagamat sa mga panahon pong ito ay unti-unti na pong niluluwagan, sa akin pong pagkakaalam, yung mga edad na 15 years old hanggang 65 years old ay pwede na pong makalabas. At yun nga pong tourism dito po sa Pilipinas ay niluluwagan na rin. Kaya meron na pong mga nakakapamasyal, nakakapunta ng Baguio, Tagaytay, yung mga pasyalan, binubuksan na po yan. Pero kailangan pa rin po ng kaukulang pag-iingat. Yun pong itinuturo po sa atin na tayo po ay yung social distancing, yung regular na paghuhugas ng kamay, paghuhugas ng alkohol, tapos po yung ating pag-inom ng vitamin C para lumakas po yung ating mga resistensya ng ating mga katawan. Yan pa rin po yung mga protocols na pinapatupad ng ating gobyerno. Ngayon, dahil nga po dito sa mga nangyayaring ito na marami po ay mayroong mental depression at humahantong po sa suicide, may mga nagpapakamatay. At marami rin po dahil nga po sa kasalukuyang sitwasyon ay hindi nga po sila nakakapunta sa mga ospital para magpa-check up sa mga doktor. Ang marami po talaga ay may mga sakit, may mga karamdaman pa rin. Kaya sa pamamagitan nga po ng ating ginagawang ito na sa Bible program, gamit natin ng live streaming ng Facebook, ng YouTube, yun pong healing ministry online na kung saan ginagawa po natin na tumanggap tayo ng mga prayer requests para po sa yung mga may sakit, may mga karamdaman po ay atin pong mautusan yung mga sakit at mga karamdaman, umalis sa kanilang mga katawan at tumanggap po sila ng kagalingan. Dahil sa Biblia po, mga magulang at mga kaibigan, kung ating pag-aaralan po, ang ating mga katawang ito po ay dinisenyo ng Panginoong Diyos sa ating mga Kristiyano. Ang katawang ito ay dinisenyo ng Panginoong Diyos para maging templo ng Holy Spirit. Ang dapat pong naninirahan sa mga katawan po natin ito
ay ang Espiritu Santo. Babasahin po natin ang nakasulat dito po sa isang talata ng Unang Korinto sa Kapitulo 6. At ang talata po ay 19. Ganito po ang mababasa. O hindi ba ganinyo nalalaman na ang inyong katawan ay templo ng Espiritu Santo na nasa inyo, na tinanggap ninyo sa Diyos at hindi kayo sa inyong sarili? Ang mga katawan po natin, mga magulang at mga kaibigan, ito po ay templo ng Espiritu Santo. Dapat po ang nakatira dito sa ating mga katawan ay ang Holy Spirit. Amen. 36 po ngayon ang nasa ating Facebook Live Bible Program. Sang-ayon po ba ang ating mga kasama? Sa binasa po nating talata, Unang Korinto 6:19, na ang katawan natin, tayong mga Kristiyano, templo ng Espiritu Santo. Dapat po ang naninirahan sa ating mga katawan ay ang Holy Spirit. Hindi po dapat ang nakatira sa ating mga katawan ay mga sakit, mga karamdaman. Tama po ba? Nagkakaintindihan po ba tayo? Ha? Ang sakit, karamdaman, hindi natin dapat payagan na sila ang nag-o-occupy ng ating mga katawan. Hindi dapat ang sakit, karamdaman, ang residente ng katawan natin. Dapat po ang residente ng ating mga katawan ay ang Espiritu Santo. Kasi po, pagka ang ating katawang ito ay ang nakatira po ay mga sakit at mga karamdaman, ibig sabihin po, wala dito ang Holy Spirit. Tama po ba? Ha? Walang puwang ang Holy Spirit kapag ka ang katawan ang nakatira ay mga sakit at mga karamdaman. Kaya kailangan po, pagka may sakit at karamdamang nakatira sa ating mga katawan, kailangan yan po ay utusan natin na umalis sa ating mga katawan. Kailangan po ay gagawin po natin na utusan, gagawin po natin na sawayin, uutusan natin para umalis sa ating mga katawan yung mga sakit at mga karamdaman. Kasi po, sa Biblia, ang sakit, karamdaman, hindi naman po bigay ng Diyos yan sa tao. 45 na po ang nasa Facebook Live po natin. Hindi tayo dapat magkaroon ng ganoong isipin, ng ganoong paniniwala na ang Diyos ay nagbibigay ng sakit, ng karamdaman sa ating mga tao. Yung ating mga kasama, nadinig po ba'y sinabi ko? Hindi po ang Diyos ang nagbibigay ng sakit at karamdaman sa ating mga tao. Hindi po ba ang ating Panginoong Hesukristo, nung siya po ay narito po sa lupa, ano po ang sinasabi ng Biblia tungkol sa ating Panginoong Hesukristo? Basahin po natin sa Gawa, Kapitulo 10. At ang talata po ay 38. Ganito po ang mababasa natin. Sa makapitbagay si Jesus na taga Nazaret, kung paanong siya'y pinahiran ng Diyos ng Espiritu Santo at ng kapangyarihan, na naglilibot
na gumagawa ng mabuti at nagpapagaling. Pansinin po natin, nagpapagaling sa lahat ng mga pinahihirapan ng diablo sapagkat suma sa kanya ang Diyos. Ang ating Panginoong Hesukristo po, nung narito po sa lupa, ano ang kanyang ginawa? Sabi po dyan eh, ang Panginoong Hesukristo, naglilibot, gumagawa ng mabuti, nagpapagaling sa lahat ng mga pinahihirapan ng diablo. Ang Panginoong Hesukristo, nung nasa lupa, nagpapagaling, nagbibigay ng kagalingan sa mga pinapahirapan ng diablo. Hindi ang Panginoong Hesukristo ang nagbibigay ng sakit ng karamdaman sa mga tao. Amen. Pwede po bang mag-amen yung ating 41 na narito po sa ating Facebook Live Bible Program? Gawa 10:38. Ang ating Panginoong Hesukristo, ang sabi po dyan, nagpapagaling sa lahat ng mga pinahihirapan ng diablo. Ano ibig sabihin? Yung mga sakit, karamdaman, ang nagbibigay po niyan sa tao, para pahirapan ng tao, ang diablo, si Satanas. Yan ang dapat nating mapansin. Ang gawain po ng diablo, pahirapan ng mga tao. Paano po niya ginagawa yon? Bigyan ng mga sakit at mga karamdaman ang mga tao. Kaya ang Panginoong Hesukristo, nung siya po ay pumarito sa lupa, ano po ang sabi dito po sa aklat ng unang Juan sa 3:8. Tingnan niyo po ah. Dahil ganyan po ang gawain ng diablo ni Satanas. Pahirapan ng mga tao, bigyan ng mga sakit at mga karamdaman. Ano po ang sabi po rito sa unang Juan 3:8? Ang gumagawa ng kasalanan ay sa diablo sapagkat buhat pa ng pasimula ay nagkakasala ang diablo. Sa bagay na ito'y nahayag ang anak ng Diyos upang iwasak ang mga gawa ng diablo. O ano po ang isang misyon ng ating Panginoong Hesukristo? Sa kaniyang pagparito dito sa lupa, ang sabi po dyan eh, sa bagay na ito'y nahayag ang anak ng Diyos upang iwasak ang mga gawa ng diablo. Basahin ko po sa Magandang Balita Biblia. Unang Juan 3:8, ang nagpapatuloy sa pagkakasala ay kampon ng diablo sapagkat sa simula pa'y gumagawa na ng kasalanan ng diablo. Kaya't naparito ang anak ng Diyos upang wasakin ang mga gawa ng diablo. Ano ang dapat nating maintindihan sa ating binasang talata? Ang diablo po, meron siyang mga gawa. May gawain ng diablo. Ano po yon? Pahirapan ng mga tao. Bigyan ng mga sakit at mga karamdaman. Kaya pumarito ang ating Panginoong Hesukristo upang wasakin ang mga gawa ng diablo. Kaya dun po sa gawa, 10:38, kung atin pong babalikan yung binasa po nating talata sa makapitbagay si Jesus na taga Nazareth, kung paanong siya'y pinahira ng Diyos ng Espiritu Santo at ng kapangyarihan na naglilibot, na gumagawa ng mabuti at nagpapagaling sa lahat ng mga pinahihirapan ng diablo sapagkat suma sa kanya ang Diyos. Ang ating Panginoong Hesukristo, marami po siyang nasa lubong na mga tao na pinahihirapan ng diablo. Binigyan ng sakit ng diablo.
Ang isa po dyan, ito pong mababasa po natin sa aklat po ni San Lucas. Tingnan nyo po, mga magulang at mga kaibigan. Ito pong nakasulat dito sa 13, kapitulo 13, at ang talata po ay 10. Patuloy, babasahin po natin. Sundan nyo po. At siya'y nagtuturo sa mga sinagoga ng araw ng Sabat. At narito ang isang babae na may espiritu ng sakit na may 18 taon na at totoong baluktot at hindi makaunat sa anumang paraan. Dito po sa binasa nating talata, may binabanggit po na isang babae na may espiritu ng sakit. Napansin niyo po ba yun? Itong babae na ito na sa loob ng 18 taon, siya po ay baluktot at hindi makaunat sa anumang paraan. Ano po ang sanhi? Ano dahilan? Kaya itong babaeng ito ay baluktot, hindi makaunat sa loob ng 18 taon. Ano po ang nasa likod noong sakit ng babae na ito? Sinasabi po rito itong isang babae na binabanggit, meron po siyang espiritu ng sakit. O, basahin ko po sa Magandang Balita Biblia, ang 13 at 11. May isang babae roon na 18 taon nang may karamdamang sanhi ng isang masamang espiritu. Sa Magandang Balita Biblia, niliwanag na itong babae na meron na pong 18 taon yung kanyang karamdaman for 18 years, sanhi po ng isang masamang espiritu. Hello? May kausap pa po ba si Brother Willie? Napatunayan ko po ba sa inyo na ang mga sakit, mga karamdaman, ang may kagagawan niyan, ang Diablo, si Satanas, yung mga masasamang espiritu. Itong babae na 18 taon nang may karamdaman, sanhi ng isang masamang espiritu, sabi, siya'y nakukuba at hindi na makaunat. Ngayon, to cut the story short, ano ang ginawa ng ating Panginoong Hesukristo? Pinatungan ng kamay ng ating Panginoong Hesukristo itong babaeng ito. Ang sabi ng Panginoong Hesus, babae, kalag ka na sa iyong sakit. Nung makita ng Panginoong Hesus. 13, ipinatong niya ang kanyang mga kamay sa kanya. Nag-lay hands ang Panginoong Hesukristo. At pagdaka siya'y naunat at niduluwalhati niya ang Diyos. Pinagaling ng Panginoong Hesukristo itong babae po na ito na 18 taon nang baluktot, nakukuba. Siya po ay kinalagan ng Panginoong Hesus dito po sa sakit o sa karamdaman na ito na sanhi ng masamang espiritu. O ngayon, dito po sa talatang 16, kung babasahin natin, ito po ang maliwanag na sinabi ng Panginoong Hesus. At ang babaeng itong anak ni Abraham na tinalian ni Satanas. Ito palang babaeng ito, kaya pala ito ay mayroong ganyang sakit na siya po ay baluktot. Ang may kagagawan niyan, si Satanas, tinalian ni Satanas. Itong babaeng ito sa loob ng 18 taon. Hindi baga dapat kalagan ng taling ito sa araw ng
Sabat. Sa magandang balita Biblia, ang anak na ito ni Abraham ay ginapos ni Satanas sa loob ng 18 taon. Hindi ba dapat siyang kalagaan kahit na sa araw ng pamamahinga? Ha? Diyan po ba sa binasa nating talata na yan? Kayo po ba ay isang ayon na ang mga sakit at mga karamdaman ang nagbibigay niyan sa tao, si Satanas, ang Diablo? Ha? Huwag po tayong mag-iisip na ang Diyos na Diyos ng pag-ibig, ang mapagmahal na Diyos, magbibigay ng sakit sa ating mga tao. Alam niyo po, noong ako po ay nandun pa sa iglesia sa may Apalit, Pampanga, from 1990 hanggang 2009, ako po ay naging manggagawa pa doon, naging tagabasa pa ni Mr. Soriano. Kasama pa akong nagbabalangkas ng mga paksang aralin diyan po sa iglesia na yan. Ang naituro po sa akin ni Mr. Soriano sa loob ng 19 taon, ang Diyos nagbibigay ng sakit, nagbibigay ng karamdaman sa mga tao. Pero nung ako po'y tumiwalag doon, noong October ng 2009, mayroon na po palang 11 years yung aking naging pasya na ako po ay tumiwalag dyan po sa iglesia na yan. At napatunayan ko naman po na tama ang naging aking desisyon, yung aking pasya na yung iglesia po na yon na ako po ay naging bahagi sa loob ng 19 taon, kulang 2 dekada. Hindi ako nagkamali na ako po ay umalis sa iglesia na yon. Yung mga nagtatanong, bakit ako umalis, ba't ako tumiwalag? Ang dahilan ko po ay dahil napatunayan ko po na mali ang mga turo. At bukod sa mali ang mga turo, ay pabago-bago at nagsasalungatan. Yan po yung aking dahilan kaya ako'y tumiwalag, umalis doon po sa iglesia sa may Apalit, Pampanga. Dahil mali ang turo, ang isang maling turo, yung ang Diyos ay nagbibigay ng sakit, karamdaman sa mga tao. Sa Biblia po, ang ating Panginoong Hesukristo na sinasabi po na tunay na kawangis at kalarawan ng Diyos. Hebreo 1:3. Basahin nga po muna natin yung talata. Sa Hebreo kapitulo 1 at ang talata po ay 3. Palibhasay siyang sinag ng kanyang kaluwalhatian at tunay na larawan ng kanyang pagka-Diyos. Ang binabanggit po diyan ay ang ating Panginoong Hesukristo, ang anak ng Diyos. Kung ating babasahin ang Hebreo 1:2-3, ang anak ng Diyos, ang Panginoong Hesukristo, siya po yung ipinapakilala na siyang sinag ng kanyang kaluwalhatian at tunay na larawan ng kanyang pagka-Diyos. Ang tunay na kawangis at kalarawan ng Diyos Ama, ang Panginoong Hesukristo. Kaya kung ating pag-aaralan sa bagong tipan, sa panahong si Jesus Christ ay narito sa lupa, makikita natin kung ano ba talaga ang karakter ng Diyos sa pamamagitan ni Jesus Christ. Amen. Pwede po bang mag-amen yung mga naintindihan po yung sinabi ko na yun? Si Jesus Christ ang perfectong representante ng Diyos Ama nung siya po'y narito sa lupa. Perfect representation ng God the Father
ang ating Panginoong Hesukristo nang siya po'y narito sa lupa. Tama po ba? Ngayon, ano ang ipinakita ng Panginoong Hesukristo noong siya po'y nasa lupa? Ang ipinakita po niya, compassion. Ang ipinakita niya, awa. Lahat ng mga nasa lubong niya na may mga sakit at may mga karamdaman, ha? Pinagaling ng Panginoong Hesukristo. Wala pong mababasa na ang Panginoong Hesukristo nagbigay ng sakit, karamdaman sa mga tao nang siya po'y narito sa lupa. Amen. Ha? Sa YouTube po pala, meron ngayong 6 na nanonood at 45 naman dito sa Facebook Live. Do you get my point? Nakuha niyo po ba yung punto na yon? Ha? Kung gusto nating makilala ang karakter ng Diyos, dapat sa Panginoong Hesukristo tayo titingin. Ha? Sa panahon po na si Jesus Christ ay narito sa lupa, ha? Sa bagong tipan, sa mga aklat ng bagong tipan tayo dapat, ha? Magbabatay. Kasi alam ko naman po kung ano yung pupuntahan ni Mr. Soriano eh. Yan ang hirap eh dahil dati niya akong kasama. Alam ko mga barahan ni Mr. Soriano na babasahin eh. Eh, ang babasahin niya sa matandang tipan, ha? Deuteronomio 32:39. Alam ko naman kung saan pupunta si Mr. Soriano eh. Kaya ang sinasabi ko na, eh, di ba tayo mga Kristiyano? Tama po ba? Bilang mga Kristiyano, nasasakop po tayo sa panahon ng bagong tipan. Ang mga aklat ng bagong tipan ang para sa mga Kristiyano. Kung meron man pong babasahin si Mr. Soriano, tingnan ninyo ngayon na ako sa makapitbagay, ako nga at walang Diyos sa akin. Ako'y pumapatay at ako'y bumubuhay. Ako'y sumusugat at ako'y nagpapagaling. At walang makaliligtas sa aking kamay. Ayan. Alam ko naman po kung ano po yung huhugutin ni Mr. Soriano eh. At yan po ay sa ano? Sa aklat ng matandang tipan. O ngayon, hindi ko po muna ibibigay yung aking talagang baraha dyan. Magpapatikim lang ako. Ha? Eh, itong talatang ito, ito po ay sa matandang tipan. Ito po'y sinabi sa Israel. Ha? Ang Israel po, sila po yung para sa kanila po itong ano eh, itong mga aklat ng matandang tipan. Para yan sa Israel. O ngayon, kay Dante Cero, dati po ako kaanib sa Iglesia ni Soriano. Natisod po ako sa mga paiba-ibang turo, gaya ng sinabi ni kapatid Dawili. Salamat ha, dito po sa nagpatunay na yung aking pagtiwalag, eh dahil nga paiba-iba turo, pabago-bago, kontradiksyon. Ngayon, dahil nga mga mali turo, isang ang maling turo ni Soriano eh, yung ang Diyos eh nagbibigay ng sakit, karamdaman. Ngayon, eh itong batayan ni Mr. Soriano na Deuteronomio 32:39, gusto ko lang ipapansin, ito eh sinabi sa panahon ng Israel, nasulat sa aklat ng matandang tipan. Hindi po para sa ating mga Kristiyano yan. Ha? Noong yan ni isulat, wala pa rito si Jesus Christ sa kanyang pagkakatawang tao. Tama po ba? Hello, naintindihan po ba ako ng mga kasama natin? Yang pahayag na yan, superseded yan
ng pagparito ni Jesus Christ dito sa lupa at ipinakita niya sa pamamagitan ng kanyang mga ginawa ang karakter ng Diyos Ama na nasa langit. Amen. Amen po ba? Iba po yung sa panahon ng matandang tipan. Iba ang pakikitungo ng Diyos sa mga tao sa panahon ng matandang tipan. Iba naman ang pakikitungo ng Diyos sa mga tao sa panahon ng bagong tipan. Dapat alam natin yung tinatawag na time element. Meron ditong pumasok. Ako Robe lalaban ng debate kay Soriano. Matagal ko nang hinamon yan. 2010, noong ako po'y nag-upload na ng mga videos ko sa YouTube. Hinamon ko na yan. Sabi ko, sabay pa sila nung pamangkin niya. Ay, ayaw pong kumasa. Ayaw namang lumaban. Kahit nga noong ako po'y mag-Facebook Live na noong 2016, apat na taon na mahigit itong ating Facebook Live, ayaw man lang ni Mr. Soriano nga makipagsagutan sa akin dito. Running debate. Sabi ko, kahit running debate na lang, magsagutan kami. Ayaw. Kaya yung mga fanatics na papasok sa programa kong ito at ikakasa nila kung kaya ko makipagdebate kay Mr. Soriano, wala pong problema sa akin eh. Ang may problema, si Mr. Soriano. Yun nga mga X-Man mangyak-ngyak na ngang nakikiusap na labanan ako ni Mr. Soriano . Ano sabi ni Mr. Soriano sa mga X-Man? Tiwalag na yun . Wala naman sa Bibliang yung tiwalag lalabanan pa nun, debate. Kung available, Brother Jacob Santos, yung ang mga X-Man na nakipag-usap kay Mr. Soriano at alam nilang hinahamon ko si Mr. Soriano, panood mo na lang dito sa fanatic na ito na kinakasa na magdebate kami ni Mr. Soriano. Doon lang sa video na yun kitang-kita, halatang-halata na bahag ang buntot ni Mr. Soriano para ako po ay harapin . Puro iwas na lang. Hindi ika kasi nilalabanan ng tiwalag. Sabi ko, kung may babasa ka ako, tiwalag, nilabanan ng diskusyon. Binasa ko po, si Satanas, ang Diablo, tiwalag na anghel. Diniskusyon ni Miguel Arcangel. Diniskusyon ng Panginoong Heso Kristo. Noong magsumbong si Roland, ginamit po si Miguel Arcangel, nakipagdiskusyon sa Diablo. Sabi ni Mr. Soriano, mali. Hindi naman ikaw, si Miguel ang nakipagdiskusyon . Yung Diablo ang nakikipagdiskusyon kay Miguel. Yan ang sabi ni Mr. Soriano noong una. Para lang mag-alibay, para iwasan ako. Bandang huli, ito na. Sinasabi ni Mr. Soriano, si Miguel Arcangel, diniskusyon ang Diablo. hindi ba? Doon pa lang huling-huling na si Mr. Soriano. Na para lang ako maiwasan, magdadahilan. Hindi dapat nilalabanan ang isang tiwalag. Hindi na dapat pang makipagdiskusyon sa tiwalag. Sabi ko, bakit kako yung menong hison? Tiwalag yan. Nilabanan mo ng debate dyan sa may Bacolor, Pampanga. Ang sagot ni Mr. Soriano, si Menong Hison, hindi ako nagtiwalag doon. Si Nicolas Perez ang nagtiwalag. Pagka na dinig niyo po yung mga sagot ni Mr. Soriano,
Ah, eh talagang maiiling kayo eh. Ba't ka ko yung menong hison ni eh, nilabanan mo ng tiwalag? Ha? Nang debate, eh, tiwalag yan. At baka hindi alam noong panatik na si Mr. Soriano yung tiniwalag ng haligit suhay. Ha? Tiwalag si Mr. Soriano sa haligit suhay. Kaya noong siya matiwalag, ay inaaraw-araw ni Mr. Soriano hamunin ng debate yung mga tagahaligit suhay. Ano sabi ng mga tagahaligit suhay? Eh, ba't ka namin lalabanan? Eh, Liboy, eh, tiwalag ka dito. Ang sagot ni Mr. Soriano, ayaw niyong lumaban ng debate. Kasi mga binabai kayo. Ha? Yun ang sinasabi ni Mr. Soriano sa mga dati niyang kasama na nagtiwalag sa kanya. Kayo pala ang mga baklain eh. Kayo pala ang mga binabae. Ha? Ayaw niyong lumaban ng debate. Eh, paano ngayon yan? Si Mr. Soriano, eh, ang kanya ngayong dinadahilan, kaya ayaw niya akong labanan ng diskusyon, eh, kasi ako raw ay tiwalag. Eh, si Mr. Soriano, ano ba siya? Tiniwalag siya ng haligit suhay. Pero, mainit na mainit siyang maghamon ng debate sa mga nagtiwalag sa kanya. Ha? Tapos, pagdating sa akin, dyan ngayon siya, ano, diyan siya ngayon manganlong, hindi dapat labanan ng debate ang tiwalag. O, eh, naglitaw ako ng batayan sa Biblia. Si Satanas, ang Diablo, dating anghel ng Diyos, tiniwalag yan sa langit. Ha? Kaya nga naging fallen angel eh. Pero, diniskusyon yan ni Miguel Arcangel. Kahit ang Panginoong Jesucristo, nakipagsagutan kaya Satanas, nasusulat. Tama po. Sa aklat ng Mateo, mababasa yung kanilang sagutan doon. Ginamit ng Panginoong Jesucristo ang salita ng Diyos, nasusulat. Kaya Mr. Soriano, alam ko namang itong programa ko hindi mo pinapalampas. May nagre-record sa Apalit, may nagre-record sa Brazil. Eh, ano na tayo? Pagbigyan na natin ng ang kahilingan ng marami. Ha? Inihintay tayong magsagupa. Hinihintay tayong magharap. Ha? Hindi mo pwedeng idahil lang ikaw eh nasa Brazil. Dahil sa pamamagitan ng internet, ng live streaming, pwede tayong magkaroon ng pag-uusap. Ha? Kahit nga ako, mag-running debate tayo, magsagutan tayo kahit gabi-gabi. Eh, sanay ka naman sa ganyan eh. Running debate, noong araw, lahat ng tumiwalag at itiniwalag ni Mr. Soriano sa kanyang grupo, yan ay pinapatulan niya eh. Yung Prospero Tablada, ha? Eh, nag-radio yan, tinutulan si Mr. Soriano. Pumatol si Mr. Soriano kay Prospero Tablada. Posporong walang sindi, sabi ni Mr. Soriano. Tapos sa yung mga manggagawa na nagprograma sa Net 25, lahat yan, sinagot ni Mr. Soriano, pinatulan ni Mr. Soriano. May pagdating kay Brother Willie, ayaw, anyari. Anyari, Mr. Soriano. Ha? O ngayon, tuloy ko na po itong ating tinatalakay, pinapakita ko lang na maling turo yung turo ni Mr. Soriano na i-picture niya na ang Diyos nagbibigay ng sakit karamdaman sa mga tao. Ang batayan ni Mr. Soriano, ito pong Deuteronomio 32:39, na kung pag-aaralan naman natin, eh, ito ay sinabi ng Diyos sa Israel noon. Hello? Noon niyan sa Israel. Sa aklat yan ng matandang tipan. Eh, tayo po'y mga Kristiyano. Tayo po'y nasa mga aklat ng bagong tipan. At ang dapat nating tingnan para makilala natin ang tunay na karakter ng Diyos, ang Panginoong Hesukristo. Amen. Hebreo 1:2-3, ang Panginoong Hesukristo
siya po ang eksaktong larawan ng Diyos. Kaya si Jesus Christ, pag-aralan natin, nung nasa lupa, ang kanyang ginawa kabutihan, ang kanyang ginawa pagpapagaling sa lahat ng mga pinahihirapan ng diablo. Hindi siya nagbigay ng sakit at karamdaman. Meron talagang mga pumapasok dito, ha? Ayaw huroon sa ating paksa, aral. Eh baka ako'y mahatak ninyo, ha? Yung mga personal na alam ko kay Mr. Soriano, yun ba ang gusto natin pag-usapan? Ha? Si Mr. Soriano, eh, bakit ba nasa Brazil? Eh, hindi ba dahil may rape case? May ni-rape? May nagdemanda sa kanya na ni-rape niya? Ang nagdemanda ay lalaki. O, gudyan ba gusto niyong pag-usapan natin? Ha? Na si Mr. Soriano, kaya mula pa noong December 14 ng 2005, ay wala na sa Pilipinas dahil tinakasan niya yung rape case sa isang lalaki. Nandiyan po yan sa RTC ng Makabebe, Pampanga. O yung mga fanatics, yun ba ang gusto niyong pag-usapan natin? Ha? Yung mga personal issues? Ha? Masakit ang tenga ninyo dahil napapamalian ko yung mga turo ni Mr. Soriano at ang inyong gustong ipasok dito sa programa ko ay yung mga personal issues na one-sided lang naman kayo kung ano lang ang inyong narinig kay Mr. Soriano. Kaawa-awang mga fanatics. O ngayon, tuloy lang natin para kahit papaano ay maliwanagan ang isipan ng mga nandyan sa grupo na yan. Ha? Si Jesus Christ, nung nasa lupa, ipinakilala niya ang tunay na karakter ng Diyos Ama na nasa langit. Ano po iyon? Nagpakita ng awa ang Panginoong Hesukristo ng habag. Yung mga may sakit, may mga karamdaman, ha? Pinagaling ng Panginoong Hesukristo. Kasama po dyan yung binasa nating babae na for 18 years, kuba, nakabaluktot. Ayon kay Jesus Christ, tinalian, ginapos ni Satanas. Ano ginawa ng Panginoong Hesukristo? Kinalagan, pinagaling niya. Tama po ba? Kaya dapat ang maging pagkakilala natin sa Diyos, ayon mismo sa ipinakita ng Panginoong Hesukristo, ang Diyos po ay Diyos ng pag-ibig. Ang Diyos po ay Diyos na mahabagin, maawain. Ang Diyos po ay Diyos na nagpapagaling at hindi nagbibigay ng sakit at karamdaman. Amen! Amen po ba? Ha? 63 ang nasa Facebook Live po natin. Praise the Lord! Ha? Kaya ganito lang po para tayo eh hindi nahihirapan sa pagbabasa ng Biblia. Dapat alam mo bilang Kristiyano anong mga aklat sa Biblia ang para sa Kristiyano. At yun nga po yung mga aklat ng bagong tipan. Ha? Dapat tayong mga Kristiyano matuto kay Jesus Christ. Eh, aatras si Mr. Soriano, Deuteronomio. Eh, sulat ni Moises yan. Kay Moises yan. Kay Moises. Tama po ba? Ha? Naliligaw ang marami eh. Biruin mo, nasa panahon ka ng bagong tipan, ituturo mo ang Diyos nagbibigay ng sakit. Ang aatrasan mo eh, yung sa matandang tipan. Ha? Eh, ligaw ka niyan. Ah, hindi mo nauunawaan ang Biblia. Ah, kumbaga sa panahon ng hapon. Ah, nung minsan po napanood ko yung kay Jessica Soho, yung Kapuso Mo. Jessica Soho, mayroong matanda dito sa Pilipinas, nakahukay po noong mga perang hapon. Ah, Japanese money. Japanese invasion money.
O yun ho bang perang hapon? Ah, eh kung ngayon mo yan gagamitin at bibili ka ng mga bilihin, eh yan po ba'y tatanggapin? Ha? Meron pa bang papayag na ang ipambabayad mo'y perang hapon? Ha? Kahit nga po yung mga dati nating salapi, dati nating pera, ha? Bawa, meron kang salapi, eh, ang nakatatak pa ay bagong lipunan. Ha? O kaya yung mga kailan lang na demonetize ng mga salapi. Ha? Kahit gaano karami yan, eh, pwede pa ba yung gamitin natin sa panahon ito para bumili? Ibayad? Ha? Yan ang ibig kong sabihin. Ha? Pagka kayo ang tagapagturo nyo, kagaya ni Mr. Soriano, kung ano po ang hugutin sa Biblia, ha? Eh, ang madalas eh, sa matandang tipan, tapos eh, ini-a-apply sa kanilang iglesia, ina-apply sa kanilang grupo, ha? Eh, ano po yun? Napakalaking pagkaligaw po nangyayari. Ha? Yun ang ibig ko pong sabihin. Para tayo po ang maging paniniwala natin sa Diyos, eh nagbibigay ng sakit, karamdaman sa mga tao, at ang pagbabatayan eh, sa aklat ng matandang tipan, naliligaw po pagka ganun. Ha? Ito nga ang bagong tipan. 27 books New Testament, 39 books Old Testament, total 66 books. Si Mr. Soriano, para magpahanga, may pinapatunog siya na 67th book. Ha? Ika-anim na putpito na aklat. Eh, galing lang sa isip ni Mr. Soriano yun. Ha? Aklat ng Pantasya. Ha? Yung 67th book ni Mr. Soriano. Kaya, yung mga turo dyan sa iglesia na yan, ha? Eh, kaya po mga mali-mali. Ha? Kaya po salungatan, kontra-kontra. Eh, kasi doon na kinukuha ni Mr. Soriano sa kanyang 67th book. Ah, ngayon po meron po tayong 66 dito po sa Facebook Live. Praise the Lord. O ngayon, maliwanag na po sana sa atin na ang ipinapakilala po sa atin ng Panginoong Hesukristo nung siya po'y narito sa lupa, noong kanyang ipakita ang tunay na karakter ng Diyos, ang Diyos po ay Diyos ng pag-ibig, Diyos na maawain. Ang Diyos po na yon, nagpapagaling sa lahat ng mga pinahihirapan ng Diablo. Dahil si Satanas, binasa natin sa aklat ni San Lucas, yung babae na 18 taon ng kuba, si Satanas ang may bigay, ang may kagagawa noong sakit ng babae. Pinagaling siya ng Panginoong Hesukristo. At kahit nga po yung kwento sa buhay ni Job, di po ba si Job batwid na lingkod ng Diyos? Ano po nangyari kay Job? To cut the story short, masagana si Job, mayaman siya, marami siyang ari-arian. Pero dumating po yung panahon na nawala lahat ng tinatangkilik ni Job. Tapos siya po ay nagkasakit pa. Tinubuan ng bukol ang buong katawan ni Job mula ulo hanggang talampakan. Job 1:1. Mababasa po. Job kapitulo 1, Job kapitulo 2. Oh, yung mga pangyayari na yan, masasamang pangyayari sa buhay ni Job, na siya po ay namatayan pa ng mga anak, namatay yung kanyang mga alagang hayop, tapos po nagkasakit si Job. Sino ang nasa likod noong mga masasamang pangyayari na yan? Hindi po ba si Satanas? Mababasa sa Biblia,
Si Satanas po kasi noong sila'y mag-usap ng Panginoong Diyos, ipinagmamalaki ng Diyos kay Satanas itong si Job na siya ay matapat na lingkod niya, matuwid, sakdal, natatakot sa Diyos, humihiwalay sa kasamaan. Ito ngayon ang challenge ni Satanas sa Diyos. O kaya ka lang naman pinagtatapatan ni Job. Dahil pinagpapala mo siya, alisin mo lahat ng tinatangkilik niya, itatakwil ka na niya. Tama po. Ha, kaya nga, doon na ginawa ni Satanas. Ha, dahil sabi niya, Diyos, sige, nasa iyong kamay na si Job. Ha, ingatan mo lang ang kanyang buhay, sabi po ng Diyos. Kaya ang ginawa ni Satanas, inumpisahan na niyang atakihin si Job. Lahat ng kanyang mga tinatangkilik, yung mga kanyang mga alagang hayop, pinatayo ni Satanas. Pati mga anak ni Job, ha? Yung mga nagtitipon-tipon dahil mayroong may birthday, pinatayo ni Satanas. O ngayon, nanatili pa rin tapat si Job sa Diyos. Kaya doon na po sa kapitulo 2, ha? Nag-usap uli ang Diyos at si Satanas. Ito ngayon ang hirit ni Satanas. Sabi ni Satanas, pagbuhatan mo ngayon ng iyong kamay, galawin ang kanyang buto, kanyang itatakwil ka ng mukhaan. Job 2:5. Ano po ang sabi po sa talatang 6? At ang Panginoon ay nagsabi kay Satanas, narito, sinasa iyong kamay, ingatan mo lamang ang kanyang buhay. Ibig sabihin, wag mo lamang siyang papatayin. 7. Sa gayoy umalis si Satanas mula sa harapan ng Panginoon at pinasibulan si Job ng mga masamang bukol na mula sa talampakan ng kanyang paa hanggang sa kanyang puyo. O dito po sa binasa nating Job 2:7. Yung mga masasamang bukol ni Job, sino may gawa niyan? Sino ang nagbigay kay Job nung masasamang bukol na yan? Hindi po ba maliwanag si Satanas? Ha? Pinahintulutan lamang ng Diyos. Amen! Amen po ba sa ating mga kasama? Naintindihan niyo po ba na talagang sa Biblia, makikita natin na may kamay ang Diablo, si Satanas, para ang tao ay bigyan ng sakit at karamdaman. Amen! Pwede ho bang mag-amen yung ating mga kasama? Ha? 56 ang narito po sa Facebook Live at meron naman po tayong 13 sa YouTube Live. Napatunayan ko po ba sa inyo na sa Biblia po ang mga sakit at karamdaman, ha? Hindi naman sa Diyos nang gagaling yan. Hindi ang Diyos ang nagbibigay sa tao ng sakit at karamdaman. Ang ating napatunayan, si Job, yung kanyang sakit galing kay Satanas. Itong babae na 18 taon ng kuba, baluktot, yung sakit niyang yon, si Satanas ang may gawa nun. Amen. Time check. 10 o'clock na po ng gabi. Titigil po tayo saglit para po dito sa ating video testimony. At magpapatuloy po ang ating Bible program pagkatapos po, pagkalipas po ng ating video testimony. Yung kapagod ng Diyos, maliit, malaki, bilagro yun. Kaya nung gumalaw, nagtanaw. Kasi talaga kanina hindi. Itong mga hawak pa ng kanina, nakuha ko. Parang may ilong kuhit, ipon lang. Kaya ito. Siyempre na. Nakapatuloy din ang kamay ko sa ulo, mga kapatid, ha, para bigyan ka pa ng energy na nakasana. O, Win, yung paa. Kilos mo, kapatid. Kanina po, bago po kami dumating dito sa ospital, hindi po na igagalang, hindi na ikikilos ang kanang paa ni Brother JR. O ngayon, pagkatapos po natin, pahiran ng langis, tungan ng kamay, pag-pray sa Panginoong Jesucristo, eto na po, ha, pinapakita po sa atin. Ha? Umikilos na po, na igagalaw na niya ang kanyang kanang paa. Praise the Lord po, purihin ng Panginoon. Amen. Amen.
Brother JR, ha? Mmm. Ito. Ano yan? 12-11. Sige. Dito. Dapat dito ko. Dyan ako mauyo. Dito ko. Upon mo. Buwa ka mara. Balik po tayo sa ating Bible program ngayong Webes po ng October 22, 2020. Ang inyo pong napanood yung atin pong pinag-pray na si Ruben Sarmiento Jr. Siya po kasi ay na-stroke. Yung kanyang paa ay hindi nga po niya maigalaw noong siya po'y dalawin namin sa ospital. O ngayon, doong ipag-pray po natin, napanood yun naman po. Ha, pinahiran ng langis, tapos pinatungan ng kamay, at inutusan po natin na yung kanyang paa ay kumilos. Ayun, nakita po natin sa video na siya po ay pinagaling ng Panginoon. Nakalakad na siya. Ang karangalan po, ang kapurihan, ay ibinabalik natin sa ating Panginoong Heso Kristo. Siya po ang nagpagaling kay Ruben Sarmiento Jr., hindi po si Brother Willie. Maliwanag po ba? Naintindihan po ba natin yon? Si Jesus Christ po ang nagpapagaling hanggang sa panahong ito. Si Brother Willie, nagamit lamang po na instrumento. Dinaluyan lang tayo ng kapangyarihan ng Panginoong Hesukristo para yung may sakit, may karamdaman ay gumaling. At meron po tayong mga written testimony na gusto rin po nating basahin ngayong gabi, ha? Para po maibalita natin sa lahat ng nararating ng ating programa na ang Panginoong Hesus ay patuloy pong gumagawa ng kabutihan, gumagawa ng mga himala, mga pagpapagaling sa mga tao na sumasampalataya sa Kanya. At kung meron po kayong mga prayer request ngayong gabi na meron po kayong mga sakit karamdaman, ay ipagkaloob nyo po ngayong gabing ito. I-message nyo lang po, i-chat nyo lang po rito sa ating chat board. At bibigyan po natin yan ng oras na tayo po, sama-sama po nating ilapit yan sa ating Panginoong Hesukristo. Ito po yung testimony ni Eranio Elizaga. Babasahin ko po. Good day po, brother. Salamat po sa pinadala nyo na prayer video para sa aking lolo noong nakaraan, at sa pagsabay ko sa prayer sa program ninyo nung time po na yon, guminhawa na rin po pakiramdam niya. Ngayon ay gumaling na po. Salamat po sa Diyos at kay Jesus Christ. Yan, nakikita niyo naman po yung pinadala po sa atin na written na testimony ni Eranio Elizaga. Ibinabalita niya po sa atin na yun pong ating video na mayroong prayer. Sumabay lamang po sila ng kanyang lolo. Ayan, guminhawa na po yung pakiramdam ng kanyang lolo at tuluyan na pong gumaling. Nagpapasalamat po siya sa Diyos at sa Panginoong Hesukristo. Amen. Praise the Lord po, ha? Tapos, ito naman po yung isa pa kay
Edmund Valdez naman po yung ating babasahin. Magandang umaga po, Brother Willie. Natatandaan nyo ba noong nag-request ako ng prayer sa inyo 3 days po bago gumaling yung pagdudugo kapag dumudumi po ako? Tuluyan nang nawala po. Salamat sa Diyos at sa panalangin nyo po. Praise the Lord! Diyan po sa magandang balita na yan na ibinabalita sa atin ni Edmund Valdez. Yung mga binabasa ko pong mga pangalang ito, hindi ko pa po sila nakita ng personal, ni hindi ko nga po sila nakausap pa. Ha? Sila po ay nag-message lang sa atin, sa messenger, at yan, nung tayo po ay nag-reply doon sa kanilang mga prayer requests, yan, ito po yung magandang resulta. Ha? Yung kagalingan po ay tinanggap ni Edmund Valdez. Purihin po ang Panginoong Hesukristo sa kabutihan at himala, pagpapagaling na ginawa kay Edmund Valdez. Sunod po si Kenneth Santiago. Ito naman po ang testimony ni Kenneth Santiago. Sinisipon po ako at sumasakit ang lalamunan. Humingi po ako ng prayers kay Brother Willie, kay Lord Jesus Christ. Pagtapos po ay gumaan na ang aking pakiramdam na wala na ang sakit ng lalamunan ko at sipon. Salamat, Lord Jesus Christ. Praise the Lord. Diyan po sa ginawang kabutihan, pagpapagaling kay Kenneth Santiago. Nawala na po yung sakit ng lalamunan niya at sipon. Ang nagpagaling po sa kanya, ang Panginoong Hesukristo. Tapos, ito naman po yung testimony ni Rani Cruz. Naalala niyo po, pinakiusap ko po na pray asawa ko kasi may bukol sa dibdib. Buhay na saksi po kasi sa awa ng Panginoong Hesus at sa panalangin niyo, nawala po talaga. Amen! Ang kanya po nga testimony ay patungkol po doon sa pinag-pray po natin na bukol sa dibdib ng kanyang asawa. Ngayon po, binabalita niya sa atin na pagkatapos po nating maipag-pray sa Panginoong Hesus, ayun, nawala na po yung bukol sa dibdib ng asawa ni Rani Cruz. Alam ko po, nandyan si Rani Cruz. Kanina nakita ko po na nag-join siya. Baka pwede siyang mag-comment pa dyan po sa binasa natin. Tapos sunod po, bago yan si Maribel, naalala ko yung tungkol dun sa bukol sa dibdib. Di ba meron din tayong video nun? Yung kay Margel Wigan. Sige, i-play din natin kasi parehas po kasi noong ano eh, noong pangyayari na may bukol sa dibdib, noong ipag-pray po natin ay nawala. O, naalala ko po yung Margel Wigan na taga Sambales. O ganun din po ang kanyang ano eh, ganun din po ang kanyang sitwasyon. Meron din pong bukol sa dibdib. O ngayon, nung ipag-pray po natin, pakinggan po natin yung video ito. Ayan, nandiyan po si Rani Cruz. Praise the Lord. Siya po yung nagpadala ng testimony. Ngayon, meron din pong kahawig na pangyayari. Ito pong video ni Margel Wigan. Magandang gabi po. Gusto ko lang po kunin yung pagkakataon na to para magpasalamat po ng lubos-lubos kay Lord at kay Brother Willie. Maraming salamat po sa walang humpay na pagdarasal niyo sa akin para gumaling po ako. Kung dati po yung bukol ko sa dibdib malaki at halatang halata kapag kinakapa. Ngayon po dahil sa inyo, dahil sa walang sawa niyong pagdarasal para gumaling po ako, ngayon po, hindi na po siya ganun katulad nung una. Ngayon po, halos hindi ko na makapa. Kahit sila mama ko po o sila mami ko, hindi na rin po makapa. Maraming salamat po kasi nandyan lang po kayo para sa amin. Lalo na kapag kailangan po namin ng pagdarasal ninyo.
Napakabuti po ng Panginoon. Purihin po natin siya. God bless us all po. Salamat po. Yan po yung video ni Margel Wigan na pinag-pray din po natin na may bukol po sa dibdib. Sa awa ng Panginoon, siya po'y magaling na. Ha? Nawala na po yung bukol sa kanyang dibdib. Si Brother Rani Cruz, ito po, nag-message siya. Opo, buhay na saksi po ako. Wala na po talaga, walang gamot pong ininom. Sumampalataya lamang po kami ng buong puso at tuluyang nawala. Ayan, himala. Ayan, salamat po ah, dyan sa message na yan ni Brother Rani Cruz. At ito pong isa pa na babasahin natin. Ito po ay classmate ko po nung high school, si Maribel Santos. Brother Willie, good evening. Praise God, nawala na pagdurugo ni nanay. Si Margaret din okay na. Salamat sa Diyos at agaran silang pinagaling. Salamat Brother Willie sa panalangin. God is good all the time. Praise the Lord. Ayan, tinan nyo po ha. Marami na pong mga testimony, video, written testimony na nagpapatotoo na talagang ang Diyos po natin ay Diyos na buhay. Hanggang ngayon po ay patuloy po na gumagawa ng mga himala, mga pagpapagaling. Amen! Ayan, tinan nyo po itong binabanggit po ni Brother Jacob Santos. Ha? Iayos mo nga itong monitor ko at hindi ko siya mabasa. Medyo sabi ni Brother Jacob Santos, nakaraang pasalamat may humiling ng panalangin para humaba pa ang buhay, pero hindi ipinanalangin ni Soriano sa oras na yun. O, tingnan niyo po ang kaibahan namin ni Mr. Soriano. Ha? Ito, humihinginan ng prayer para humaba buhay. Abe, hindi ginawa ni Mr. Soriano. tayo po, kahit hindi nga po natin nakikita, kahit hindi ko kakilala, ha? Pagka po nag-message at nakiusap na ipag-pray siya, eh, ginagawa po natin. Ha? Dahil gusto po natin na makatulong at maranasan din po nila ang kabutihan ng Panginoong Diyos. Kaya yung mga may prayer request po ngayong gabi, sige po, paki-message nyo lamang po dyan sa ating chat box. At gagawin po natin na sama-sama po tayo. Kung tayo naman po ay nagkakasundo, nagkakaisa ng pananampalataya. Anong pananampalataya yon? Na ang ating Diyos, Diyos na nagpapagaling. Ang ating Diyos, Diyos ng mga himala. Amen! Ngayon po ay narito pa ang 53 sa Facebook Live. At kung meron pong nadagdag sa YouTube Live, sabihan lamang po tayo ni Brother Jacob Santos. Marami po tayong magkakasama ngayong gabi. Kung tayo naman po ay magkakasama, nagkakasundo, nagkakaisa ng pananampalataya sa Panginoong Diyos, na yung kagalingan sa ating mga sakit at mga karamdaman ay ipagkakaloob sa atin ng Panginoong Diyos, o yun po yung ating asahan. Yun ang ating i-claim na tayo po ay nasa atin na yung kagalingan. Kasi kung yun po yung ating sinasampalatayanan, kung ano po kasi yung sinasampalatayanan natin,
Yun po ang mangyayari. Yun po ang magaganap. Ha? Ang ating Panginoong Hesukristo po kasi, yun ang kanyang itinuro sa mga pinagaling niya. O babasahin ko po yung isa. Dito po sa Mateo Kapitulo 9, at ang talata po ay 27 hanggang 29 o hanggang 30 na. Ano po ba ang nangyari dito? Mayroong dalawang lalaking bulag na sumisigaw sa Panginoong Jesus. Ang sinasabi nila, mahabag ka sa amin, ikaw na anak ni David. O ngayon, ang Panginoong Hesukristo, kinausap sila. Ano po ang sinabi ng Panginoong Jesus? Nagsisisampalataya baga kayo na magagawa ko ito. Sinabi nila sa kanya, oo Panginoon. Tinanong niya yung dalawang lalaking bulag kung sila ba sumasampalataya na magagawa niyang maipagkaloob yung paningin nila. Ang sagot po nila, oo Panginoon. Ano po nangyari? Nang magkagayoy kanyang hinipo ang mga mata nila na sinasabi alinsunod sa inyong pananampalataya ay siyang mangyari sa inyo. 30. At nangadilat ang kanilang mga mata. Yun po yung sinasabi natin dito po sa mga kasama natin. Kung ano po yung sinasampalatayanan natin, yun ang mangyayari sa atin. Amen! Kaya kailangan po yung pananampalataya sa ating Panginoong Hesukristo na yung kagalingan hindi mahirap sa ating Panginoong Hesukristo na ipagkaloob sa atin yung kagalingan sa ating mga sakit at mga karamdaman. Lahat ng sakit at mga karamdaman, mga magulang at mga kaibigan, lahat ng yan ay binayaran na po ng Panginoong Hesukristo sa pamamagitan po ng kanyang ginawang sakripisyo sa krus. Noong ang katawan ng ating Panginoong Hesukristo, yan po ay hampasin, nasugatan po yan. 39, ha? 39 na latay, sugat ang tinamo ng katawan ng ating Panginoong Hesukristo. Ha? Lumabas yung dugo sa kanyang katawan dahil po doon sa 39 stripes. Ano ba itinuturo po noon? Ang itinuturo po noon, kagalingan. O babasahin ko po. Sa unang Pedro 2 at 24, na siya rin ang nagdala ng ating mga kasalanan sa kanyang katawan sa ibabaw ng kahoy. Upang pagkamatay natin sa mga kasalanan ay mga buhay tayo sa katwiran na dahil sa kanyang mga sugat ay nangagsigaling kayo. Naintindihan po ba natin? Ha? Dahil sa mga sugat ng Panginoong Hesukristo nung siya po'y hampasin, ha? Paluin, 39 stripes, 39 na sugat ang tinamo ng kanyang katawan. Oh, dahil po sa mga sugat na yon, meron tayong kagalingan. At kung pag-aaralan po natin, ha, dito po sa lupa, ha, meron pong 39 na iba't ibang klase ng mga sakit at karamdaman ang narito po sa lupa. Amen. I-research niyo po 'yan. Mapapatunayan niyo pong totoo yung sinasabi ko. Yung 39 na sugat ng katawan ng Panginoong Hesukristo, nilaan po yon para sa lahat ng mga nag-e-exist na mga sakit at karamdaman na narito po ngayon sa lupa. Nagkakaintindihan po. Kaya bayad na, binayaran na po ng dugo ng ating Panginoong Hesukristo ang lahat ng sakit at karamdaman ng tao. Kaya nga kung inyong napapansin dito po sa ating Bible program, ano ginagawa natin? Sa pangalan ni Jesus,
sa dugo ni Jesus. Tama po, binabanggit natin yon. At ang resulta po, kagalingan. Ah, kaya yung mga mayroong prayer request, sige po, hinihintay ko po ang inyong mga prayer request. I-message nyo po dyan. Ha? Wala naman po akong sisingilin dyan. Ha? Walang bayad po itong ginagawa nating ito. Na yung may sakit, may karamdaman, ha? Ipag-pray natin. At wala kayo pong iintindihin na ako'y kailangan nyo pong bayaran. Ha? Ang nasa Biblia po kasi, bilin ng Panginoong Jesucristo, ang tinanggap ninyong walang bayad, ibigay ninyong walang bayad. Ang akin labang pong hinihingi, nakapalit, ha? Yung mga pinag-pray natin na gumaling, eh, magpasalamat sa Panginoong Jesucristo. Gumawa po ng video testimony, pasalamatan si Jesus Christ. O kung mahihiyain po kayo, pwede na po yung written testimony kagaya ng mga binasa ko po kanina. Ha? Nagkakaintindihan po ba tayo? Yun lamang po yung aking hinihingi na kapalit. Ha? Pag pinag-pray ko po kayo, gumaling kayo. O ang akin lamang po, yung tayo'y matutong lumingon, tumanaw ng utang na loob sa Panginoong Jesus. Kasi sa Biblia po, mababasa natin na meron pong 10 ketongin doon po sa Lucas. Kapitulo 17 at ang mga talata po ay 11 hanggang 19. Mababasa po natin na 10 lalaking ketongin. Meron silang sakit na ketong. Nung sila po ay sumigaw sa Panginoong Jesus, humingi sila ng awa. Jesus, Guro, maawa ka sa amin. Ano po ang sinabi ng Panginoong Jesus? Magsihayo kayo at kayo ipakita sa mga saserdote. At nangyari na samantalang sila nagsisiparoon ay nangalinis sila. Yun ang sinabi ng Panginoong Jesus, pumunta na kayo sa mga saserdote. Kasi nung panahon na yon, pagka ikaw ay may sakit na ketong, ang saserdote po sa Israel ang magsasabi na may ketong ka, ikaw ay dapat na humiwalay sa karamihan, at para ikaw ay iwasan din ng mga tao para hindi sila mahawa. Ngayon, pag magaling ka na, yung saserdote rin ang magsasabi na magaling ka na, pwede ka nang makihalubilo sa mga maraming tao. Ngayon, habang papunta po yung 10 lalaking ketongin para magpakita sa mga saserdote, nang sila po ay naglalakbay, luminis sila sa ketong, gumaling sila. Ngayon, ano po nangyari? At isa sa kanila, nang makitang siya'y gumaling, ay nagbalik at niluluwalhati ang Diyos ng malakas na tinig. At siya'y nagpatira pa sa kanyang paanan na nagpapasalamat sa kanya at siya'y isang Samaritano. Yun palang isa na bumalik. Para magpasalamat sa ating Panginoong Jesucristo, siya po'y isang Samaritano. At pagsagot ni Jesus ay nagsabi, hindi ba 10 ang nagsilinis? Tatapot, saan naroon ang 9? Napansin niyo po ba yon? Alam ng Panginoong Jesus, 10 yung lalaking ketongin na pinagaling niya. Pero ang nakita niyang bumalik, isa lang. Hinahanap ng Panginoong Jesus yung 9. Walang nagbalik upang lumuwalhati sa Diyos kundi itong taga-ibang lupa. At sinabi niya sa kanya, magtindig ka at yumaong ka ng iyong lakad, pinagaling ka ng iyong pananampalataya. Paano po gumaling sa ketong? Ito pong isang ito na bumalik sa kanya para magpasalamat. Yung Samaritano, sabi ng Panginoong Jesus, pinagaling ka ng iyong pananampalataya. Kaya ito po yung sinasabi ko na dapat nating matutunan tayong lahat. Ha? Naranasan natin ang kabutihan ng Panginoong Jesus. Pinagaling niya tayo. Gumawa siya ng himala sa ating mga buhay. Ano ang dapat po nating matutunan? Dapat tayo po lumingon sa Panginoong Jesus. Magpasalamat sa Kanya. Amen.
Amen po ba? Gawa tayo ng video, pasalamatan natin si Lord Jesus Christ, itaas natin ang kanyang pangalan. Ha? Kahit nga po ako, huwag nyo na pong pasalamatan, huwag nyo nang banggitin ang pangalan ko, okay lang po sa akin yun eh. Ang mahalaga, ang pangalan ng ating Panginoong Heso Kristo, yun ang maitaas. Amen! Oh, kaya po, habang meron pa po tayong natitirang oras, hanggang alas 11 po tayo ng gabi, hinihintay ko po ang mga prayer requests. Yung mga may mga kakilala, kamag-anak, na may mga sakit, karamdaman, ipag-pray po natin. O kaya kayo po mismo na may katawan na may sakit at karamdaman. Ayan, si Brother Romeo Tolosa, siya po ay noong nakaraan ay nag-message sa atin. Siya po kasi ay na mild stroke. O sige po, para po kay Brother Romeo Tolosa, eh sabay-sabay po natin siyang ipag-pray para siya po ay makarecover sa kanyang stroke. Magtaas po tayo ng ating mga kamay at sumabay po tayo sa ating gagawing prayer para po kay Romeo Tolosa. Sa pangalan ni Jesus, sa dugo ni Jesus, inuutusan, ang stroke, paralysis, ay umalis ngayon sa katawan ni Romeo Tolosa. Sa pangalan ni Jesus, sa dugo ni Jesus, padaluyin ang kagalingan at bigyan ng buhay ang katawang paralisado ni Romeo Tolosa. Be healed and be restored in Jesus Christ's mighty name. Thank you, Lord Jesus Christ. Amen. Ayan, kumustahin po natin si Brother Romeo Tolosa. Diyan po sa ginawa nating sama-samang prayer para sa kanya. Kung kayo po ay nagtaas din ng inyong mga kamay at sumabay po dyan sa ating commanding prayer na yan, ano po ba ang naramdaman ninyo, naranasan po ninyo? Ha? Lalo po si Brother Romeo Tolosa, kung pwede pong mag-share po siya sa atin kung ano po ang kanyang pakiramdam ngayon dito po sa ginawa nating commanding prayer na yan. Inuutusan labang po ang sakit karamdaman. Huwag nating hayaan na yung sakit karamdaman ang manirahan sa ating mga katawan. Ang katawan nating ito ang dapat nakatira, ang Holy Spirit. Amen. Amen po ba? Ha? Huwag nating babyhin ang sakit. Huwag nating huwag tayong mag-iiwi ng sakit, karamdaman sa ating mga katawan. Dapat ang sakit, karamdaman, utusan nating umalis sa ating mga katawan gamit ang pangalan ng Panginoong Hesukristo. Si Jesus Christ, kung pag-aaralan natin, inuutusan po niya yung sakit na nasa katawan ng tao. Sabi po ni Romeo Tolosa, "Praise the Lord, Jesus Christ. Gumaan na po ang aking pakiramdam. Salamat po. Praise the Lord po, Ana. Meron po kayong nararamdamang pagbuti, paginhawa ng inyong katawan. At yun naman po yung sinasabi nating madalas, meron pong pagpapagaling ang Panginoong Hesukristo na yung tinatawag na gradual healing. Meron naman pong pagpapagaling si Jesus Christ na instant healing. Yung kay Brother Romeo Tolosa, meron siyang nararamdamang paginhawa, pagbuti, paggaang ng kanyang pakiramdam. Ibig sabihin, nag-uumpisa na po yung healing sa kanyang katawan. At yun po ay gradual, continuous. Kaya yung dating tutol ni Mr. Soriano, dahil sinasabi niya, kung talagang kayo ay
meron kayong pagpapagaling. Eh bakit hindi instant? Ba't kailangan pang bumalik yung mga tao? Dapat tuloy-tuloy ang pananalangin. Pag daw si Jesus Christ ang nagpagaling, instant daw yun. Ha? Sabi ko, si Mr. Soriano talagang kulang. Kapos ang nalalaman sa Biblia. Hindi naman sa lahat ng oras, ang Panginoong Hesukristo ay instant yung pagpapagaling. Meron din namang gradual. Amen. Ah, naipaglingkod ko na po nung nakaraan yan. Yung lalaking bulag, nung unang patungan ng kamay ni Jesus Christ, yung kanyang paningin malabo pa, blurred, hindi pa malinaw. Nung muli niyang patungan ng kamay, yung lalaking bulag, doon na po nakakita ng malinaw. Nagkakaintindihan po, Marcos Kapitulo 8, 22 hanggang 25. Mr. Soriano, basahin mo yan, ang maintindihan mo. Si Jesus Christ na yan. Ang pagpapagaling niya doon po sa bulag na yan, gradual ang pagpapagaling. Kasi kailangan pang mapatungan ng kamay dalawang beses para makakita ng malinaw. Pero doon naman sa aklat pa rin ng Marcos, Kapitulo 10 naman, 51-52, si Bartimeo, lalaking bulag. Nung oras na yon, gumaling, tumanggap ng paningin. Yun naman yung instant healing. Kaya hindi ho tayo dapat na mawawala ng pag-asa. Kung halimbawa, yung sakit natin, karamdaman natin ay hindi pa 100% na tayo po ay tumanggap ng kagalingan. Kasi nga po, meron naman po sa Biblia na instant healing at gradual healing. Si Princess Cabiles. Ano po yung ipagpe-pray? Si Angelo Cabiles, ang sakit niya ay sprain po ba ito? Sprain? Sprain po ba? O spine? Klaro lang po. Kasi po yung binabasa ko po, ilinawin nyo lamang po sana itong prayer request. Prayer request po, tungkol kay Angelo Cabiles, ano po yung sakit? Ayoko po kasing hulaan kung sprain o spine. Please, ano lang po, ganun lang po, ayusin lang po natin yung ating prayer request para kung ano po yung ating gagawin na uutusan, eksakto po yung ating magawa. Naintindihan po sana tayo ng ating mga kasama. Kasi si Jesus Christ, opo, sa ano po yung dapat mag-heal kay Angelo Cabiles? Ano po yung sakit niya, Princess Cabiles? Pakiklaro lang po, ano po yung pangalan ng sakit ni Angelo Cabiles? Kasi po, hindi maliwanag kung ano po ito. Ayoko pong hulaan. Linawin nyo po, ito po ba sprain? Ito po ba sa spine? Ano lang po natin? Kung pwede po ay klaruhin lang po natin. Para magawa po natin yung utusan po natin yung sakit, karamdaman na uutusan natin na umalis sa katawan. Kasi po si Jesus Christ, dun po sa aklat ng Marcos, Kapitulo 2, mababasa po natin na doon po sa lalaking lumpo, ano ginawa ng Panginoong Hesus? Para patunayan ng Panginoong Hesukristo yung kanyang kapamahalaan. Sinabihan niya yung lalaking lumpo, inutusan niya. Sabi niya, sa iyo ko sinasabi, magtindig ka, buhatin mo ang iyong higaan at umuwi ka sa bahay mo. Ayun, inutusan niya yung lalaking lumpo para tumindig at para siya ay buhatin yung kanyang higaan at umuwi na sa kanyang bahay.
Ano po itong sakit na ito na Spain? Paki ano lang po, kasi medyo ano po kasi, hindi ako familiar po dito sa sakit na ito. Ano po yun? Para maintindihan din po siguro ng mga kasama natin. Princess Cabiles. Simplihan po natin. I-research ko pa ba itong ano na ito? Binabanggit nyo po? Kung pwede nyo pong sabihin kung ano po ba yung sakit in sa mababaw na salita na maiintindihan po ng kahit sino. Ha? Ito naman pong ginagawa natin ay libre, wala pong bayad. Kaya para hindi rin po tayo time consuming, yung mga magpe-prayer request, sige po, ibigay nyo po. Kaya lang ay kumpletohin po natin yung impormasyon. Pangalan nung may sakit at kung ano po yung sakit na yon. Ha? Kasi uutusan natin yun eh, uutusan. Dapat po maging ano eh, maging specific. I-check mo rin nga kung ano tong Spain na ito. Kasi yung spelling po eh, medyo ano ko dun eh. Ha? Baka po meron tayong kasama, familiar po dito sa sinasabing sakit na ito. Oh, sige po, kahit Tagalogin nyo po kaya, Princess Cabiles, para po alam na po natin yung gagawin natin. Klaruhin lang po natin, ha? Please. Oh, ayan nga, Jacob Santos eh. Ayoko kasi yung ano eh, yung nagbabaka sakali. Ayoko nung hindi ako sigurado eh. Kaya yun lang naman. Huwag naman po kayong mag-iisip sa akin na ako po ay masyadong meticuloso at stricto. Kasi gagawin po natin yung commanding prayer. Dapat po pag nag-command po tayo ay specific po yung command. Ayan, spine. Oh, spine. Sa ano po ba yan? Sa pag sinabi kasing spine, spinal cord, yung gulugod, tama po. Para po hindi tayo mag-aksayan po ng oras, linawin lang po natin, please. Linawin lang po natin dahil pati po yung word. Ha? Kung pwede po, eksakto po. Ha? Kay Ronald Gonzalez, mahirap po yung baka. Yun. Ayoko po nung ganun eh. Please lang po, yun lang po naman ang ating lamang po na pinapakiusap. Ha? Kung meron kayong prayer request, make it clear. Maging klaro lang po. Ang Panginoong Hesukristo po, nabasa natin, habang inihintay po natin, ha, na inutusan niya yung lalaking lumpo para lumakad, buhatin yung kanyang higaan. At gumaling nga yung lalaking lumpo. Ayan, spine. Ayan, salamat po na correct na spine. Kasi po, kanina, hindi po ganun eh, ha? Kaya naman si Apostol Pedro doon sa Gawa Kapitulo 3, 1 hanggang 6. Yung nandoon po sa yung namamalimos po doon sa may pintuan ng templo. Ano po ang kondisyon po noon? Lalaking pilay, buhat pa sa tiyan ng kanyang ina. Dahil natuto po ang Apostol Pedro sa pamamaraan ni Jesus Christ. Ano ginawa po ng Apostol Pedro? Sabi niya sa 3:6, sa pangalan ni Hesukristong taga Nazaret, lumakad ka. O yun po ay pautos. Commanding po yung ginawa ng Apostol Pedro. Ano po nangyari? Yung inutusan po ng Apostol Pedro, yun po'y tumayot lumakad. Praise the Lord. Kaya ganun din po yung ating ginagawa dito sa programa. Commanding prayer, inuutusan ng sakit at karamdaman. Yung pangalan,
Balikan natin ang Angelo Cabiles. Ang kanyang prayer request ay doon sa kanyang likod, spinal cord. Ayan, sige po. Sa pangalan ni Jesus, sa dugo ni Jesus, inuutusan ang sakit sa likod, sa spinal cord, ay umalis sa katawan ni Angelo Cabiles. Sa pangalan ni Jesus, sa dugo ni Jesus, padaluyin ang kagalingan sa spinal cord ni Angelo Cabiles. Be healed and be restored in Jesus' mighty name. Thank you, Lord Jesus Christ. Amen. Kumusta po yung pinag-pray natin? Siya po ba ay malapit lamang po sa inyo? Kasama niyo po ba, Princess Cabiles? Pakitanong naman po kung pwedeng tanongin si Angelo Cabiles kung ano ang pakiramdam niya ngayon pagkatapos na siya po ay ating maipag-pray. Sige po, yung mga kailangan pang ipag-pray, ibigay lang po natin yung pangalan ng may sakit at kung ano po yung sakit niya. Para po yan ay mautusan po natin gamit ang pangalan ng Panginoong Jesus dahil ang pangalan po ng ating Panginoong Jesus, yan po yung pangalang lalo sa lahat ng pangalan. Basahin po natin ang Pilipos. Kapitulo 2, ganito po ang ating mababasa. Upang sa pangalan ni Jesus, 2:10, umpisahan ko na po sa 9. Kaya siya naman ay pinakadakila ng Diyos at siya binigyan ng pangalang lalo sa lahat ng pangalan. Upang sa pangalan ni Jesus ay iluhod ang lahat ng tuhod ng nanga sa langit at ng nanga sa ibabaw ng lupa at ng nanga sa ilalim ng lupa. Pinapakita po rito kung ano po yung kapangyarihan na nasa pangalan ng Panginoong Hesukristo. Ang pangalan ng Panginoong Hesukristo, the name above every name. Sa pangalan ni Jesus, lahat ay susuko, lahat ay yuyuko. Amen. Kaya kung ang mga sakit at karamdaman may mga pangalan, ang pangalan po ay lupus. Sa pangalan ni Jesus, yung sakit na lupus, yun po ay susuko, yun po ay susurrender, yun po ay yuyuko sa Panginoong Hesukristo. Kung ang sakit po ang pangalan ay cancer, obligado yung cancer po sumuko, yumuko sa Panginoong Jesus. Ramon Kalulot, stroke. Sige po, ipag-pray din po natin itong na-stroke na si Ramon Kalulot. Sa pangalan ni Jesus, sa dugo ni Jesus, inuutusan ang stroke, paralysis, ay umalis sa katawan ni Ramon Kalulot. Sa pangalan ni Jesus, sa dugo ni Jesus, kagalingan, kasiglahan at kalakasan ay ipagkaloob na dumaloy sa buong katawan ni Ramon Kalulot. Be healed and be restored in Jesus' mighty name. Thank you, Lord Jesus Christ. Amen. Sa mga sumasabay po sa ating commanding prayer, nagtataas ng mga kamay, ano po ba ang nararamdaman ninyo sa inyo pong pagtataas ng kamay kung kayo po'y sumasabay dito po sa ating ginagawang ito na commanding prayer? Pwede po bang malaman natin? 51 po yung narito. Meron po ba kayong nararamdaman pagka sumasabay po kayo? Diyan po sa pagtataas ng kamay, pagka inuutusan na po natin yung sakit at karamdaman,
Kahit tayo po ay magkakalayo ng lugar, meron pong mararamdaman po tayo na para po bang merong electricity, para po bang may daloy ng kuryente. Ha? Ganun po ba ang inyo pong nararamdaman? Kay Brother Romeo Tolosa, kung kayo po ay sumasabay din po sa ating ginagawa na ito, yung inyong katawan, meron pong mararamdaman na kakaiba. At maganda po ang ibig sabihin nun, pagka meron tayong naramdaman sa ating katawan, ibig sabihin ay inuumpisahan na po ng Holy Spirit na ayusin po yung problema sa ating katawan. Inuumpisahan na po ng Holy Spirit na pagalingin po yung ating mga sakit at karamdaman, dahil nga po ang Holy Spirit, siya po yung kapangyarihan na nasa likod ng mga himala at pagpapagaling ng Panginoong Hesukristo. Si Dan, kasama po natin sa St. Peter. Ayan, salamat dito sa panonood ni Jordan. Ayan, sabi ni Romeo Tolosa, meron pong parang kuryente. Salamat po diyan po kay Romeo Tolosa. Si Jesus Christ po at ang mga apostol niya, kaya po nagawa nila ang mga himala pagpapagaling ay dahil sa power ng Holy Spirit. Gawa, 10:38, mababasa po yan. Noong dumating na po ang Holy Spirit sa mga apostol, sa mga alagad, doon na po sila nag-umpisang makagawa ng mga himala at mga pagpapagaling. Ngayon, yung mga himala at pagpapagaling, wag ho tayong magpapauto kay Mr. Soriano, wag tayong magpapadaya kay Mr. Soriano, kasi ang pandaraya dyan ni Mr. Soriano, panliligaw ni Mr. Soriano, yan daw mga himala pagpapagaling, exclusive yan, yung kapangyarihan na yan, para lamang sa mga apostol. Hello? Si Mr. Soriano, dyan niya dinadaya yung mga miyembro niya. Noong siya tinanong ni Vivian Velez sa pasalamat, sabi ni Soriano, wala nang mga himala, wala na yung mga pagpapagaling na yan, kasi sa mga apostol lang yan, sa mga apostol lang, binilang pa ni Mr. Soriano yun yung ikang 12 apostol sa mga lahing Israelita, tapos ika yung 2 apostol naman para sa mga lahing Hentil. Wala na ika yung mga apostol, kaya wala na rin yung mga himala pagpapagaling. O ngayon, ito naman ang sagot ko. Hindi naman ho totoo na yung mga himala pagpapagaling eksklusibo lamang sa mga apostol at limitado lamang sa mga apostol. Bakit? Yun pong 70 alagad na inihalal ng Panginoong Hesukristo dun po sa Lucas, Kapitulo 10, 1, hanggang 19. Kayo na po magbasa. Medyo mahaba. Babanggitin ko na lamang po. Yung 70 alagad, 70 disciples. Sila po'y sinugo ng Panginoong Hesukristo, dala-dalawa, 35 pairs. Inutusan silang ipangaral ang mabuting balita at magpagaling ng mga sakit. Inutusan din silang magpalayas ng mga demonyo. Hello? Nagkakaintindihan po ba tayo? Diyan pa lamang po, mako-corner nyo na si Mr. Soriano. Brad Eli, sabi nyo po, ang mga himala pagpapagaling ay limitado at eksklusibo lamang sa mga apostol. Brad Eli, ito pong 70 alagad. Sa Lucas Kapitulo 10, 1 hanggang 19, hindi sila mga apostol, pero ang kapangyarihan nila, kagaya din sa mga apostol, para magpagaling ng mga may sakit, magpalayas ng masasamang espiritu.
Kaya nga itong 70 ito, nung sila po'y bumalik sa Panginoong Jesus, binabalita nila, eh, kahit ang mga demonyo nagsisisuko sa amin sa iyong pangalan. Ha? Ano sagot ng Panginoong Jesus? Huwag kayong magalak. Kung ang mga demonyo man ay sumusuko sa inyo, ang lalo niyong ikagalak, ang inyong mga pangalan, eh, nasa aklat ng buhay. Ha? Ang inyong mga pangalan natala sa langit. Amen. Lucas 10:1-19. Ayan. Ang punto ko po rito, pandaraya, pagliligaw, yung ginagawa na yun ni Mr. Soriano na yung kapangyarihan para magpagaling, gumawa ng mga himala, limitado lang ikayan sa mga apostol. Eksklusibo lamang sa mga apostol. Yan ngang 70 alagad na yan, di naman mga apostol yan eh. At kahit nga, itong sina Esteban at Felipe, sila po ay sila po ay mangaral. Meron ding kapangyarihan para gumawa ng mga himala't pagpapagaling. Gawa sa 9, basahin ko po si San Esteban. Tingnan niyo po itong si San Esteban, siya po ay diakono sa unang iglesia. Sa Gawa, kapitulo 6, ang sabi po tungkol kay San Esteban, sa talatang 8, at si Esteban na puspos ng biyaya at ng kapangyarihan ay gumawa ng mga dakilang kababalaghan at mga tanda sa mga tao. Oh, ang binasa ko po si San Esteban, Mr. Soriano, hindi naman apostol si Esteban eh. Pero ano po sabi? Gawa sa 8, sa magandang balita Biblia, pinagpala ng Diyos si Esteban at pinagkalooban ng kapangyarihan. Kaya nakakagawa siya ng maraming kababalaghan at himala sa harapan ng madla. Mr. Soriano, paano ka ngayon dyan? Huli ka dyan, Mr. Soriano. Hindi naman na apostol si Esteban, pero siya po ay mayroon siyang kapangyarihan na bigay ng Diyos para makagawa ng mga himala, mga tanda sa harap ng mga tao. At maging si Felipe, Gawa 8:5-7, si Felipe, diakono rin sa unang iglesia. Nung siya po'y mangaral sa Samaria, si Felipe po, yung kanyang pangangaral, may mga himala, may mga pagpapagaling. Amen. Kaya yung mga nandiyan sa grupo ni Mr. Soriano, siguro naman itong mga binasa ko po, sapat na yan para mapatunayan ko sa inyo si Mr. Soriano, hindi talaga siya most sensible preacher in our time. Kasi simple po yan eh. Hindi niya naiintindihan, hindi niya nauunawaan. At kung ating pag-aaralan sa Biblia, yung pangangaral ng salita ng Diyos, lagi po yung may kalakip na pagpapagaling. Yung ating mga kasama, si Jesus Christ, nangaral ng salita ng Diyos, may pagpapagaling. Mateo 4:23, mababasa po yan. Ang mga apostol ng sinugo, Lucas 9:1 patuloy, sinugo sila upang ipangaral ang mabuting balita, inutusang magpagaling. Amen. Lucas kapitulo 10, yung 70 alagad, inutusang mangaral at inutusan ding magpagaling ng mga may sakit. Kaya dapat makita natin, yan po ang pangangaral ng salita ng Diyos na nasa Biblia, may pagpapagaling. Ang iglesyang nasa Biblia, gawa, yung buong aklat ng mga gawa,
Mababasa natin yung unang iglesia. Pangangaral, may pagpapagaling. Nadyan kayo sa grupo ni Mr. Soriano. Ano nangyayari dyan? Ha? Napakahabang oras ng pasalamat. Napakahabang oras ng prayer meeting. Ng pagsamba. Ha? May pagpapagaling ba? Hello? Ha? Yung mga lumalapit kay Mr. Soriano. Ha? Kagaya po noong nabanggit sa atin. Humihingi ng prayer para humaba buhay. Hindi ba lang pinag-pray ni Mr. Soriano? Ha? Yung dati pong kumonsulta na magpapa-opera dahil may sakit sa puso. O inawat pa ni Mr. Soriano. Subukan mo muna ika yung ano? Yung ginagawa ni Mr. Soriano na iinom daw po ng mga juice-juice. Ha? Ayun po. Ha? Ayaw ni Mr. Soriano magpa-opera pa siguro. Nanghihinayang si Mr. Soriano sa ano, sa ibabayad sa operasyon. Subukan mo muna ito yung alternative medicine. Ha? Ganun si Mr. Soriano eh. Ha? Eh, makita nyo po, kung tayo talaga eh magbabatay sa Biblia, sa uri, sa klase ng pangangaral na ginawa ni Jesus Christ, ginawa ng kanyang mga apostol, ginawa ng mga alagad na hindi apostol, kagaya ni Esteban, kagaya ni Felipe at nung 70 alagad. Pangangaral yon ng salita ng Diyos na may pagpapagaling. Amen. O si Brother Willie Santiago po. Ang pangangaral na ginagawa ngayon, dito po sa Facebook Live, sa YouTube Live, pangangaral ng salita ng Diyos, may kalakip, may kasamang pagpapagaling. Amen. Amen po ba? Ha? Diyan mahihirapan si Mr. Soriano eh. Kung yung mga tinuturo po natin dito eh, kinokopya ni Mr. Soriano. Ha? Medyo pinapatagal lang niya. Tsaka niya kokopyahin. Kagaya po nung nasa Genesis. Chapter 1, verse 1. Ah, sabi ni Mr. Soriano, dapat ika, Brad Josel, alam natin yung salitang created at salitang made. O, kangino natuto si Mr. Soriano? Ha? Kangino po natuto si Mr. Soriano na dyan sa Genesis chapter 1, dapat alam natin yung salitang nilikha at ginawa. Ha? Eh sabi ko, kinopya na ni Mr. Soriano yung sinasabi ko. Pero hinihintay kong gamitin ni Mr. Soriano yung salitang Ebreo na haya. Ha? Genesis 1:2, haya. Mr. Soriano, sige nga, gamitin mo yung haya sa Genesis 1:2 para magkaalaman tayo dyan sa pinagyayabang mo ngayon. Ha? Eh, mahina lang kasing makiramdam tong mga kasama ni Mr. Soriano eh. O, ilang beses ko nang inulit yan. Ha, sinabi na, sige Mr. Soriano, ha, tutol ka roon sa aking sinasabi na mayroong nangyaring pagbaha na mas nauna pa sa Noah's Flood. Sige nga yung Genesis 1 to Mr. Soriano, gabitin mo yung Hebrew word na haya. Ha? Haya, sa English, became, sa Tagalog, naging. O, mapapatunayan ko na meron talagang naunang baha sa baha sa panahon ni Noe. Eh sabi ko, yung mga ganyan, nakokopya ni Soriano sa akin eh. Ha? Kinokopya niya yung tungkol sa 1,000 taon, ang seat of power ay sa Jerusalem. Kinopya ni Mr. Soriano yan. Pero pagdating sa healing tungkol sa pagpapagaling, mahihirapan si Mr. Soriano. Wala kasing ganito si Mr. Soriano. Yung pangangaral niya, galing pa sa mga, ano lang ni Mr. Soriano yun eh, sa kanyang sariling katang-isip, yung kanyang tinuturo, mga pang-mental hospital. Ha? Mga pang-mental hospital, kaya nga hindi siya,
Hindi siya kampante. Hindi niya magamit ang radyo, telebisyon, ang live streaming ng Facebook, ng YouTube para yung pasalamat niyang ipinagmamalaki ng mga paksa ay mapakinggan, mapanood ng buong mundo. Kasi alam niya, pagtatawanan siya ng maraming tao dahil mga pang mental hospital yung mga tinuturo ni Mr. Soriano. ngayon, tayo. Ha? Tayo po, nakikita nyo naman, kahit araw ng Linggo, paksa natin sa pagsamba, nasa live streaming ng Facebook, ng YouTube, buong mundo, kahit mga kritiko natin, napapanood, napapakinggan yung mga sinasabi ko. Alam na alam ko, nire-record ako sa Apalit, Pampanga, ha? Sa Brazil, yung ibang mga grupo ng relihiyon, iba't ibang mga iglesia, pinapanood na po tayo at nire-record ang ating mga paksa. Okay lang sa akin yun. Ha? Kung matuto sila, ha? Makatulong tayo sa kanila, welcome po. Okay lang sa atin yun. Ha? O, ngayon, time check, 11:03 na po. Sobra na po tayo sa 2 oras. Salamat po sa lahat ng mga nag-participate sa ating Bible program. Gayun din po yung mga nagpadala ng kanilang mga prayer requests. Sa susunod po uli, ha? Kung meron po kayong mga prayer requests, sa oras po ng ating Bible program, i-message nyo lang po nang yan po ay ating mabigyan ng pagkakataon. Ngayon, bago po tayo tuluyang magpaalam, ito pong gagawin natin ay para sa ating lahat. Sumabay lamang po kayo. Dito po sa ating gagawing commanding prayer para po sa ating lahat na ito. Sa pangalan ni Jesus, sa dugo ni Jesus, inuutusan ang lahat ng mga sakit, karamdaman, ay umalis sa lahat ng nanonood ng Bible program. Sa pangalan ni Jesus, sa dugo ni Jesus, ipagkaloob ang kagalingan, kasiglahan at kalakasan sa lahat ng nanonood ng Bible program. Sa dugo ni Jesus, ipagkaloob sa atin at sa ating mga pamilya ang proteksyon. Ingatan tayo sa lahat ng sakit at karamdaman sa salot na COVID-19. Sa pangalan ni Jesus, sa dugo ni Jesus, ipagkaloob sa atin ang malakas na immune system. Kagalingan, kasiglahan at kalakasan ay patuloy na dumaloy sa ating mga katawan. In Jesus' mighty name, thank you Lord Jesus Christ. Amen. Sa lahat po ng ating mga nakasama ngayong gabi, pagpalain tayo ng ating Panginoong Diyos. Bago po tayo matulog, manalangin po tayo at magpasalamat sa ating Panginoon. Sa umaga po, sa ating paggising, manalangin, magpasalamat sa ating Panginoon. Good night. God bless po sa ating lahat.